Hey guys! Tara, kape tayo. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Nandito na po tayo sa aking channel. And for today's video guys, I'll be doing some experiment. Yes! Mag-e-experiment tayo ngayon guys! Actually, kagigising ko lang. Naisipan ko pong magluto ng fried rice ngayon. Kasi po, meron po tayong leftover rice dito. Ito po ang sobra natin kahapon. Then, naisipan kong gawin itong fried rice. So, gagamit tayo ng itlog. Yung itlog na to, ayan, may itlog po tayo dito. Dalawang itlog. So, before po natin gamitin ang itlog na to sa ating fried rice, so, gamitin muna ng itlog na to sa ating experiment. Ayan. Samahan niyo po ako mga kaibigan. Okay guys, let's proceed sa ating gagawing experiment today. Ayan, papakita ko muna sa inyo. Okay, napakita ko na po sa inyo ang kailangan natin, 2 eggs, 2 itlog. Meron po tayong transparent cups, which is siguro okay na din to. Try lang natin. Ayan. And meron po tayong spoon. Stirrer po natin. Gagawin natin stirrer ang ating spoon ngayon. And ang water. Ayan, pakita ko sa inyo guys. Nandito tayo sa ating gagawing experiment. Ito pala, dapat kasan mag-camera? Ayan, nandyan pala. Camera, tanggalin muna natin itong spoon. Ayan. Lagyan muna natin ng tubig yung ating cups. Ayan. Yung ano lang, ayan. Oh my god, sakto ba? O baka masyadong naparami. Ayan. Ayan. Okay. So, tingnan po muna natin, guys. Hey, guys! Nasaan ba? Nasaan ako? Nandito ako. Ayan. Guys, ito nga pala. Ayan, nandito ako sa likod ng ating cups. Transparent cups. So, okay. Ang sabi nila, guys, ang itlog daw, pero hindi pa ito yung sinasabi kong experiment, ha. Ang itlog daw, pagkabago, ay, pag inilagay mo sa tubig, ano bang tawag dun? Hindi ko alam, guys, sa Tagalog, kung yung napupunta dito sa baba. Basta sa aming waray, ano yan, nalunod. Nalunod. Parang nalunod, ganun. Yung ano lang, yung... Ayun, ganyan. Nalunod ang tawag sa amin yan eh. Yung napupunta sa baba, yung itlog. Ayan. Ayan, so meaning fresh or bago siya. Kasi pag hindi daw bago ang itlog, is lumulutang siya. Yun. Okay, tanggalin muna natin kasi hindi pa naman yan ang sinasabi kong experiment na gagawin natin ngayon. So, may tissue ako dito, kaya inilagay ko muna dyan. Ayan, pinakita ko lang. Pinakita ko lang at same time, kasi first time kong gawin. Ayan, na-proof ko na. Ah, ngayon pala, okay. Okay, so ngayon, ito na ang ating gagawing experiment na nakita ko lang din dito sa YouTube. Meron po tayong, bali ito ha, ano lang po, plain water. So ngayon, meron po tayong asin. Ayan, may hawak po akong salt dito sa, ayan, sa bang camera. Ayan. Ayan, may asin po tayo dito. So, ang isa sa kanila dyan, ang isang glass, ang isang cup, ay lalagyan ko ng asin. Nice ko lang camera, guys. Ito na lang lagyan ko ng asin. Okay, lagyan natin. Ang ilalagay ko, 2 tablespoon. 2 tablespoon full of salt. Ayan. Stir natin to ng bonggang-bongga para ma-dissolve yung salt natin.
Pero itong isa guys, ito ay plain. Wala akong inilagay niya ng kung ano-ano. Kaya tingnan naman. As you can see guys, ayan, tingnan mo naman, magkaiba talaga ang color. So obviously, ang nasa right side, yung ini-stir ko ang my salt. Okay, enough na siguro to, no? Okay. Di ba nakita niyo guys kanina, parehas sila. Anong opposite ng lumutang? Lumubog. Lumubog, no? Ay, oo, tama. Lumubog nga. Ay, ba't ngayon ko lang nalaman? Ay, naalala. Ayun, kanina, ang dalawang itlog, trinay muna natin para ma-ano natin kung bago ba or luma yung itlog. So, trinay po natin sa dalawang cups na to. Yun, parehas naman sila lumubog. Lumubog nga, tama nga. Ay, lumubog nga. Ayun. Ganyan talaga ko guys. Minsan iniisip ko pa ang sasabihin ko na Tagalog. Pero in fairness naman, marami na talagang napakarami ko nang alam. Pero meron lang talagang mga words na hindi ko pa alam. Alam ko, pero minsan kinakailangan ko pang pag-isipan para malaman, matandaan ko ba. Ayun. So, ito na guys, diba? Ito na ang ating water with salt. So, ito na ang ating solution. Yung isa naman, ito ay plain. Wala tayong inilagay na kahit na ano. So, kanina guys, ang ating ginawa, yung dalawang itlog ay inilagay natin dito sa the 2 cups ng water. Parehas sila lumubog. Lumubog yun. So, parehas sila lumubog. So, it means bago ang itlog na to. Kasi hindi daw bago, lumulutang sila. Kahit walang inilagay sa tubig na ano. Nakita natin na parehas sila lumubog. So, ngayon try natin. Kasi pag ang itlog daw, halimbawa kanina ito, ilalagay ko ito. Walang inilagay na asin dito ha. So, kanina nakalubog to yun, diba? Kasi bago nga siya. Ayan. At dito yung inilagay natin na itlog nang wala pang asin ay lumubog din. So, try natin. Kasi daw pag inilagay dito sa may asin ay lulutang. Tingnan natin kung totoo ha. Kasi gusto ko lang din matry to ba. Ay! Oo nga! Wow! Diba guys, kanina parehas sila lumubog? At ngayon may asin na, lumutang na siya. Ayan nga, totoo nga. Ayan. Mas maganda na talaga trinatry, diba? Oo nga no. Ay, totoo nga. Ayan guys, nakita na natin ngayon ang itlog na inilagay natin sa salt water ay lumutang siya. So bali mas mataas ang density ng salt water kaysa sa itlog, kaya ang itlog ang lumutang. And ayun na guys, yan. Ayan ang tubig nakaharap. Ayan po ang ating video for today. Sana po guys, may natutunan po kayo sa ating ginawang experiment. Actually, ako na-amist ako kasi first time ko siyang gawin and ayun, totoo naman. Yun lang po guys for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you so much everyone for watching. Ingat!